ating pong susunod na Pangulo, laging 12 taon na gobernador, 3 taon no, bago nun, ay vice gobernador, 6 na taon naging kinatawan sa ating Kongreso, 6 na taon na naging senador. Ang ating pong susunod na Pangulo, nagtayo ng 3 windmills sa Bangi, sa Pagudpod, at sa Burgos. At dahil po dyan, nagkaroon ng award ang Ilocos Norte bilang International First Class Province mula po sa United Nations. Noon ginawa sa Ilocos Norte, ngayon naman gagawin sa Republika ng Pilipinas ang Tigre ng Norte, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bangun bayan muli. Haharapin natin. Sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat sa ating butihing susunod na punong lungsod ng Quezon City sa kanyang pagpakilala. Salamat, Mike Defensor. Babatiin ko lang po ang ating mga kasamahan na nandito sa harap ninyo ngayon na galing ng Quezon City. Andiyan po ang susunod na Vice Mayor natin, Vice Mayor Winnie Castelo, at ang mga kongresista na ipapasok natin sa House of Representatives para makapagserbisyo sa taong bayan, hindi lamang sa Quezon City, kung hindi sa buong bansa. Congresswoman Precious Castelo, Congressman Onyx Crisologo, ang magiging congressman muli, Congressman Bingbong Crisologo, Congressman Marvin Rillo, Congressman Alan Reyes, at nandito rin po, kasama po natin ang aking naging classmate sa House of Representatives na ang dami-dami pong itinuro sa akin kung paano mapalakad ang mga kailangan gawin sa House of Representatives. Ito po ang ating minamahal, Congressman Annie Susano. Sa lahat po sa inyo, magandang gabi po sa inyo lahat. At ako ay nagpapasalamat sa napakainit na salubong na inyong binigay sa akin ngayong gabi na ito. Maraming salamat po na kahit na po ito ay araw ng mga puso, kayo po ay nakahanap ng panahon upang tayo ay magkasama sa Valentine's Day. At sa palagay ko, tamang-tama po ang mensahe ng Unity Team dahil ang ating pinapagmalaki na kulay ay ang kulay na pula, tamang-tama kulay ng pagmamahal. Kaya naman po, ay tamang-tama rin po yan sa mensahe ng Unity Team. Dahil po kami ni Inday Sara ay mula noong Nobyembre pa, ay umiikot-ikot po kami sa buong Pilipinas.
at isinisigaw namin at ipinapahayag namin ang aming adhikain ng pagkakaisa. Dahil po sa aking palagay at tapat ang aking paniniwala na sa hinaharap nating krisis ay ang kailangan nating unang hakbang na gawin ay magkaisa. Tayo po naman, alam po natin ang kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tayo po ay maraming dinaanan na sakuna. Tayo po ay maraming dinaanan na krisis. Ngunit marin nandito pa rin tayo nakatayo. At nangyari po yan dahil po tayo ay nagkaisa. Kaya tayo nakaraos sa kahit na anong hamon na ibibigay sa taong bayan na ibibigay sa Republika ng Pilipinas. Tayo po ay dahang-dahan umaahon sa krisis ng pandemya. Ngunit kahit na tayo ay makalampas na sa krisis ng pandemya, kailangan pa rin natin harapin ang krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Marami po tayong gagawin. Nakita po natin ang mga pagkukulang na sa patakbo ng ating pamahalaan sa sistema ng ating lipunan. Kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na negosyante dahil sila po ay mabigat ang kanilang dala. Sila ay nalubog sa utang, sila ay hindi mabuksan ulit ang kanilang mga negosyo. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura upang may sapat tayo na pagkain para sa lahat. At binawasan natin ang importasyon na galing sa labas. Kailangan natin buhayin ang tourism industry para magkaroon uli ng trabaho, para may pagmalaki na naman natin ang Pilipinas. Kailangan natin ituloy ang ating infrastructure program. Kailangan natin pagandahin ang ating internet. Maraming po tayong kailangan pang gawin. At alam naman po natin, ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, ay isang tao lamang. Kahit ang buong pamahalaan ng Pilipinas, hindi kayang nag-iisa na iaahon tayo. Yung malalaking korporasyon na mayayaman, ay kahit sila, hindi nila kayang nag-iisa. Kaya naman po tayo ay kailangan magkaisa lahat ng Pilipino na ipagbukrod-bukrod ang ating kakayahan, ang ating galing, ang ating sipag at bukod sa lahat, ang ating pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kaya naman po, salamat po. Kaya naman po, ang tambalan Marcos Duterte ay naging mahalagang simbolo dito sa aming sigaw ng pagkakaisa. Dahil po, kung ang isang tiga Norte, tiga Ilocos, at ang isang tiga Davao, tiga Mindanao, dalawang nang galing sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay nagkaisa, nagsama upang tulungan ang Pilipinas, siguro naman ang lahat ng Pilipino ay kaya natin ipagsama-sama at ipagkaisa. Sa aming pong pag-iikot at pagkakalat ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahan-dahan po naririnig natin ang sagot na galing sa taong bayan. Nagsimula po, ang naririnig nating sagot ay parang bulong lamang. Ngunit habang tumagal ang panahon sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan, ay yung bulong na yan ay dahang-dahang lumalakas at nagiging sigaw na. At nagiging sigaw na sinasabi ng ating mga kababayan
Kasama ako dyan sa pagkikilos ng pagkakaisa. Kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako dyan sa pagtulong sa aking kapwa Pilipino. Kasama ako sa pagpaganda ng Pilipinas. Hindi naman po siguro nakakagulat na ganyan po ang naging sigaw ng ating mga kababayan. Dahil po naman, alam naman po natin na ang ugali ng Pilipino ay mapagmahal. Ang ugali ng Pilipino ay matulungin. Ang ipinagmamalaki nga nating katangian ng Pilipino ay tayo'y makabayanihan. Hindi po tayo nakikipag-away. Hindi po tayo naghahanap ng gulo. Ang kultura ng Pilipino ay pag nakita ang kanyang kapwa na nangangailangan ng tulong, ay tutulungan. Pag may nakita ang kapwa Pilipino na naghihingalo, ay ibibigay ang kanyang kamay para makapagdulot ng kaunting ginhawa sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ang kultura ng Pinoy. Yan po ang katangian ng mga Pilipino. Yan po ay ang dahilan kung bakit yung bulong ng nagsimula na sa pagsasang-ayon sa ating kilusan ng ating pagkakaisa ay hindi na lang bulong kundi naging sigaw na. At yung aming dating mensahe lamang ay naging kilusan na. Naging kilusan ng pagkakaisa. Naging kilusan na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Kaya po, ito ang ating panalangin, ito ang ating pangarap, ito ang ating layunin para sa ating bansa, itong pagkakaisa. At pag ito'y nagawa natin, pag ito'y nagpagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa, ay papasikatin natin muli ang Pilipinas, papagandahin na naman natin ang Pilipinas at haharap na naman tayo sa buong mundo. At ipagmamalaki muli natin at isisigaw muli natin kagaya ng dati, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kapag tayo'y nagkaisa, lahat pong itong layunin na ating iniisip para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan, ay magagawa po natin lahat ng na kailangan gawin upang tayo naman ay masasabi natin na ginawa natin ang serbisyo natin, ginawa natin ang trabaho natin para ang Pinoy, ang mga Pilipino, ay makabalik na sa trabaho, ay magkaroon uli ng pera sa kanilang bulsa, may pagkain ang kanilang pamilya, may pag-aaral ang kanilang mga anak, at higit sa lahat na mabigyan ng pag-asa ang bawat Pilipino ng mas maliwanag at mas magandang kinabukasan kesa nung dipinaroonan ng nakaraang 2 taon. Yan po ang ating pangarap. Kaya po, alalahanin po natin ngayong araw na ito, na dito sa Quezon City, sa araw ng mga puso, sa araw ng pagmamahal, ay sinimulan natin itong kilusan ng pagkakaisa. At dumadami ang sumasapi sa kilusan na yan. At paramihin po natin, para sa ganun, ang galing
at sipag at kakayahan ng bawat mamamayang Pilipino, bawat sektor ng lipunan ay kapitbisig na tuloy-tuloy na tumutulong para magbigay ng mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Huwag po tayo titigil hanggang tayo ay magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan. Ngunit ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino, ipaglaban po natin ang ating mga kapwa Pilipino, ipaglaban po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas, at sa ganun, tayo po sasama-sama babangon muli. Maraming salamat po! Mabuhay ang Quezon City! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mga kaibigan ng susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.! Mga kababayan! Sa bagong lipunan.
nang alis! Wala pang alis! Dito sa Proclamation Rally with the music of Plethora!